Yun! Nagbabalik kami dito mga sir. Minor naman. And bago po yung kasama ko. Bagong, ano, bagong luma ba o bago talaga? Bagong salta. Bagong salta, ayan. Oh. Si Casey po. Ano ba masaya mo sa sarili mo? Bagong salta na lumang tao. Ganun. Nakatim mo si Shola, no? Oo, si Maring Shola. Nakatim ko yan. Mm, sa Maya. Oo, sa Maya. Siya po yung kasama nila Shola doon. And siya nga po si Casey ulit para sa inyo, sa mga bago dito. So, ito na. Yung ating first series ngayong araw. Team Android, Team Cebu. Versus dito sa Power Up MYSG. Kilalaman natin itong Power Up MYSG. 11 games. Yung nakaraan nilang laro. Oo. Isang buong araw. Naku, nabakbakan ang Dota. Laro nun. Para sa isang araw. 11 Oo. Games. Lakad matatag talaga. Oo. And talaga namang bugbog sila ron eh. No? Kumbaga buong araw. Best of 3. Laging umabot ng game 3. 2-1 lagi yung score nila doon. Una na tinalo. Geek Farm. And then, Boom ID, tinalo rin nila. Oo. And then, nung nakaharap na nila yung Fnatic, doon ang sila natalo. Napakagandang laro ng Fnatic kasi muntik pa yung Fnatic doon kasi yung score nila doon is 3-2 eh. Oo, 3-2 nga. So, nakadalo pa yung... Pero nakita mo naman yung composure nung ano, nung MYSG, di ba? 11 games sila pero napakaganda pa rin ng pinapakita nila. Sa dulo, muntik pa nga sila manalo doon. Yun lang, nagkaroon sila ng problema. Pero ito na nga, bagong chance para dito sa Power of MYSG. At least ngayon, hindi na sila bugbog o hindi sila magdodota ng buong araw. So, ito, first pick ng Power of MYSG, Oracle. Ba't ba madalas naripick tong Oracle ngayon ako? High pick kasi yung Oracle ngayon kasi yung unang-una yung sustain niya. Pangalawa, marami siyang naka-counter na spells eh. Katulad ng, kasi mapipigil ngayon yung Necro eh, diba? Oo, mga Necro, mga Darkseer. SK, mga ganyan. Oo, naku. Kahit na merong Oracle dito, itong Power of MOSG, nag-pick dito yung Android ng Doombringer. Oo. Magandang pick yan para sa Android kasi pwedeng, yung Doom pwedeng unahin niya yung Oracle kasi minus 1 agad. Wala agad magagawa yung Oracle para once na ma-doom siya, no, hindi na siya makapag-skill, hindi niya na mabibitaw yung kanyang ultimate. Yes. Yun yung end yung Oracle dito. Ang dami niya kasing magandang skill eh. Yung first skill niya, pangtanggal ng buffs sa kakampi mo kung debuffs, and then sa kalaban din kung meron silang mga double damage, alacrity sa sarili, mga ganong skill. And, siyempre yung SS na. Oh, yung SS niya, yung false promise. Yun yung second skill naman niya, yung hindi ka tatabla ng magic, tapos hindi ka rin makaka-normal. Yun yung kanyang mga skill na sobrang naman talagang napakaganda na sa position 5, ang dami niyang ginagawa. Pero ito, Doombringer sa Team Android. Doom SK, ayan, SK4. Maganda rin siya eh. Pero sabi ko nga, di ba, yung Oracle kasi marami siyang pang debuff eh. Pero you may never know kasi pwede nga unahin ng Doom yung Oracle. Kaya, at wala na siya magawa, masyado ng tuluyan. Sa first two picks ng Android, tingin ko goods pa naman siya. Pero makikita natin yung second pick ng MYSG. Tingnan natin kung swak doon sa Oracle. Okay. So ito ha, yung Team Android na to, yung dalawang hero na to, nasa top 3 ng ating pick rate dun sa Epicenter. Madalas sila nabipick itong Sun King, Doom, Earthshaker. Magkasunod sila sa top picks dun sa Epicenter. 99. 99-98. 99 sa 98. Nagkadikit sila. Yung pick rate nitong Android. Raid King, Kuya Alo. Raid King. Nako eh, ito yung mga hero na, syempre kung ikaw ang Doombringer, gusto mo negative 1 eh. Di ba parang i-doom mo lang, wala na siyang gagawin, mamatay na yan, okay. Kaso na, automatic yan. Kaso ngayon, Kuya Alo, kailangan nyo mamili kung sino i-doom niya. And itong Raid King ha, hindi rin kasi basta-basta ang pwede i-target to ng Doom dahil meron siyang reincarnation eh. Pag nag-6 na yung Raid King, yun, hindi na siya basta-basta pwede i-doom kasi may isa pa siyang buhay eh. Oo, yun nga ang... ano rito? Ilang slot ang makakuha dito? Ilan ba isang slot ang makakuha dito? Isa lang. Sa C, isa lang. Isa lang po ang makakuha dito sa C. Yun ang natin dyan. And let's see kung ano ang gagawin dito ng Power of MOSG. Binan nila yung Phantom Lancer. Maganda kasing counter din yan para sa Wraith King pag nag-defusal yung
Automatic eh, no? Yun yung carry na pwede mag-diffusal. So, siya talaga yung ibabang dito. Neto nga, Power of M, SG, and then Android naman, binan nila rito yung Les Chirac. Combination yan eh. Sobrang lakas nung trialing ko sakasakali mag-raking Oracle Les Chirac na support. Or Les Chirac, pwede rin kasing i-offlane, pwede rin i-mid. Maganda yung flexibility kasi ng hero ng Les Chirac eh. Kaya... top band din siya minsan eh. Sobrang ano rin. Sans si Shola, si Shola po mamaya. Gabi po siya, ano. Ang kasama ko po ngayon, si Casey. Cute naman yan. Kasama, naku. Wala si Maring Shola. Ayan. Mamaya pa siyang gabi. Yan, mamaya ang gabi pa siya. So, ito, tingnan natin. Naga Siren, another hero na pwedeng bumuo ng diffusal. Ayaw nila makounter yung Wraith King nila. Siguro kasi doon nila papaikutin yung laro nila eh. Sa Wraith King eh. Ito talaga Wraith King kasi pag kineri mo siya, matik sa kanya mapupunta dapat yung farm. Hindi siya yung katulad ng ibang carry na okay, carry kunyari, pero yung mid lane talaga yung magpa-farm. Diba? Ganun. Pero ngayon, ito Wraith King. Sigurado kailangan nila itong Imidas, Irradiants. Yan yung mga item na pwedeng gamitin dito ng Wraith King. Marami kasing pwedeng, maraming possibility kasi na ano eh, iba-iba yung item build ng Wraith King. Kaya, pwedeng nga team fight, pwedeng farm. Ganyan. Sobrang Wyvern. And napakaganda ng kanyang kasing skill na yung mga skeleton. Oo, diba? Basag potential kasi yun eh. Sobrang taas ng basag talaga mga sir. Ganda naman kasama po boss. Ayun, grabe ka naman dyan. Siya sa shoutout dito kaya aga naman mang utulon. Aga mo naman daw mang uto. And ito Winter Wyvern. Grabe yung sustain dito rin ng team Android. Yung Doomringer, taas na regen niyan eh. Sun King pag nag Sunstorm, may regen rin. And then ito Winter Wyvern naman para side ng team Android. Maganda yung sustain ng Android dito. Pero sa tingin mo ba Doom or Sun King support to? Sun King support. Tapos doon ko, tres. Siguro depende sa magiging core nila eh. Pwede. Mm-hmm. Pero napakaganda ng pick nila, ng Power of MSG. Rubik. Oo. Mm-hmm. Marami siyang pwedeng kunin eh. Yung SS ng Doom, yung Curse Doom ng Wyvern. Lycan. Pero Lycan pick coming from Team Android. Lalaban nila, yung basag potential ng MYSG. Medyo rin sila rito. Papalagdi sila ng basagan dito. Kung itong Raid King, meron siyang alaga ng mga skeleton. Ito ring Lyca naman. Meron silang wolf plus yung kanyang howl. Which makakakita, is na maganda. Makakita tayo dito, Kuya Alo, ng magandang early game. Early magandang game. Basag early game. Yun ang maganda. Mm-hmm. Di na pinapatagal. Wow, mabilis to ah. Maganda may SG dito. Kumuha sila ng hero na may major skill na mapipilito i-commit sa Doom. Para maiwasan ma-Doom yung Oracle. Tapos Oracle pwede yung Doom. Okay. Magandang point yun. Pero wala pa sila rito yung talagang i-Doom target mo eh. Kundi yung Oracle. Oracle and Centaur. Hindi mo rin i-doom yan. Diba? Baka i-doom. Ang hirap i-doom yan. Sobrang kukunat ng mga hero dito ng MYSG. Talagang yung Oracle yung ipa-priority niya rito ng i-doom. Pero Lycan, ito, mahihirapan siya against Centaur Warrunner. Oo, kasi napakakunat nung Centaur. Hindi mo siya basta pwedeng normalin eh. Kasi kung ikaw ang Lycan, di ba, parang gusto mo, ultimate ka lang, lusubin mo yung kalaban mo na hindi makakalaban. Pero ito kasi Centaur, lalaban to eh. Or may stampede din. Lalaban siya ng suntukan kay Lycan kasi. Suntukan din talaga nga. Kasi mag-stack lang yung normal ni Lycan sa Retaliate. Hindi nila pwede ka basta normalin dito yung Centaur. Mm-hmm. Maganda nga yung third skill dito ng Centaur Warrunner, yung Retaliate, mga sir. Di na siya yung return damage, parang semi-ganon. Kumbaga, tinitira niya sa'yo. Di-rework lang. Pwede mo siyang ibalik sa kanila. And itong Centaur, at least meron sila ditong pang-stampede out. Once na ma-doom yung Oracle, stampede mo lang, takbo ka ng Oracle. Kasi matik yan eh. Oracle, sa first 4 picks ng MYSG, napakagandang i-doom talaga target. Yung Oracle talaga. Oracle pa lang yung maganda i-doom target. Depende pa sa last pick ng MYSG kung ano yung last pick nila. Ang ano lang dito ng Power Up MYSG, sa tingin yung kanila namang damage, medyo kukulangin pa. Kung hindi makakuha itong Rubik na magandang skill, parang ang damage lang nila dito, parang
kay raking lang, center, setup lang naman yan, Oracle sustain, may damage yung kanyang third skill, pero hindi mo aasahan ng ganong, syempre, hindi naman AoE yun, na talaga namang dadamage siya lahat ng hero. Wala itong team Android, sobrang lakas din ng kanilang team fight dito. Oo, napakalakas, katulad naman, may setup din siya eh. Katulad Winter's Curse SK. Maganda yung setup kasi maganda pag, setup pag na Winter Curse yung kalaban, pwede ka mag-setup ng epi dyan. Epicenter. Kahit kalaban siyang dagger eh. Mm-hmm. Diba? Pero kung ka ang pinili dito ng power of MYSG, mukhang lalaban sila dito sa teamfight ha. Kasi sabi ko nga sa'yo, Kuya Alo, makakita tayo dito ng magandang early game eh. Kung ka, napakaganda niya sa early game, mid game, at kahit late game, napakaganda ng pick na kung ka. Kasi mga sir, kung napansin nyo, dati yung pinipick to ng... At sila ng OD. Oo. And dati itong pinipick din ng TNC na once na mag-level 6 yung Kunga... Sama-sama lang. Punta na kagad siya sa ibang lane. Talagang gagank na siya. Gagamitin niya yung ultimate niya. And daling nga makasetup ng Q's eh. Lalo na with the X-Mark, Torrent, tapos combination ng barko. Tapos kung may follow-up pa silang Centaur or itong Raking Stun, talagang wala nang gisingan. Tapos isa pang point dun sa Kunga, pwede rin siyang iba't iba yung item build eh. Pwede siyang... Pakunat, pwede siyang mag-rat, depende sa alin ng raking. Pwede ngayon mag-radiance itong Kunga and then or raking, either, pwede siyang team fight no, na build. Maganda yung pick, para sa akin, maganda yung pick na MYSG. Mm-hmm. In terms of late game, in terms of early game, at saka nakadepende rin kasi sa yung power of MYSG, yung pick nila, nakadepende rin kasi talaga sa Rubik. Kung maganda yung makukuhang skills ng Rubik, magandang turnaround yun para sa mga clash nila. And ito, yung Kunga rin na to, ang dahil lumaban to, once na gusto mong i-go. Huskar! Naku! Naku, ang sakit. Ang sakit naman yung last pick nila. Siyempre, kung Kunga ka, gusto mo i-one hit ng ano eh. Oo. Nang slash yung kalaban mo, paano mo one hitin tong Huskar? Medyo mahihirapan. Hindi naman sa mahihirapan yung mid ng MYSG, pero... magiging match lang yung laro nila. Pero lalamang pa nga yung Huskar dito kasi... Huskar versus Kunga, no? Oo, napakagandang mid lane na hero yung Huskar. So, sa tingin ko, yung Poloson dito yung magdidikta ng laro eh. Itong Rubik. Kung matutulungan niya itong si Kunga sa gitna, pwedeng mapahirapan nila yung Huskar. And kung mapahirapan mo yan against Raking, isang stun lang Raking, suntukan sila dyan. Pag nag-critical, mas masakit pa yung damage ng Raking. Siguro ang winning condition dito ng power of MYSG, pag napahirapan nila ng maaga yung Huskar at hindi mag-online ng maaga kasi usually ang Huskar nag-online niya ng maaga kasi napakasakit talaga nun sa early. And ang problema nila rito, both yung course nila, nag-aim sila rito ng... early game to mid game. Once na mag late game to again sa Raking, Kunga, Centaur na sobrang dami rin pang control. Yan. Eh baka mahirapan na sila rito. Early to mid game, both teams may ano eh. Palag-palag sila eh. Pero in terms of late game, MYSG ako dito eh. Pero we'll see. Hindi naman natin, 'di ba, malalaman ko anong mangyayari sa game. And ito ah, Bokerino sa Sun King, so sa tingin ko off lane Sun King to kay Bok. And then, Doombringer support ginawa pala. Ginawa nilang 4. Kasi nga, masyadong isa lang yung talaga ita-target mo dito ng Doom eh. Yung Oracle lang eh. So, parang wala silbi siya kung gagawin mo sa, kung papagka-farming mo na sobrang item, daming item. At saka, pakiramdam ko, magbubuo dito is yung 3 ng, yung Android, si Bok, ng ano eh, ng Vessel. Mga sustain. Sustain, tsaka Vessel yun. Kailangan nila yun para sa, ano eh. So, ito, pakilala mo na natin. Ang both teams, para side ng Radiant, pakalala mo muna yan sa side. Sige, sa side naman ng Radiant, Android Boomsie para sa kanyang Doom, Mac para sa kanyang Huskar, SK para kay Bok, Winter CML, Wyvern. Winter Wyvern, and Natsumi para sa kanya namang Lycan. Yung Natsumi po na to, si Nay Sydney po, yung Natsumi na yan. Kung natin napapansin nyo dati siya sa HF, siya lumalaro, si Nay Sydney. Pero Natsumi yung kanyang pangalan niya yun. And then ito, para sa dire side naman natin, Winter yung gagamit dito ng Oracle. Velo yung mag-center war runner dito. Poloson naman on Rubik. Natin to say sa kanyang Kunga. And then si Viti Paded para sa kanyang Raid King. Ayan ha. Umpisa na yung ating bakbakan. Boss Alo, pasyaro naman po. Tropang change. Yun o. Hatred, shoutout po sa inyo. Shoutouts dyan. Mm-hmm. Tingnan nga, nakakanormala na nga sila dito. Isang mabilis lang. So, ito, laning stage natin. Mukhang Raking sa top lane.
against dito sa may Doom and SK. Maganda ba yung magiging lane dito ng ranking na to? Mukhang mahirapan siya medyo rito, mahirapan no? Medyo mahirapan siya eh. Kasi dalawang makunat yan eh. Oo. SK, Doom, tapos yung lagutok pa ng Doom eh. Anong lagutok? Anong lagutok ng Doom? Ah, ito. Nilalagutok niya yung mga katapat niya eh. Ah, yung, diba? Kung ba, kinukutusan. Oo, kinukutusan. Yun, kinukutusan ng Doom yung skill. Binabatukan. Oo, pero nandito pero naman si Winter. Naman. Nandito naman si Winter na makakatulong sa kanya. Bago caster ba yan, boss Alo? Ganda niyan, boss, magaling. Uy, grabe naman. Grabe naman. Ah, tamang ano kayo wala diyan pa, ah. Wala pang isang minuto yung laro, magaling agad. Oo. Pakinggan muna niyo. Pakinggan niyo muna. Kayo naman mga sero. Ayun, boss kay boss ano rin pala, Kasasari. Shoutout kay boss Kasasari diyan na nanonood ngayon. Yung mahinangan natin ah. Yan. So, ito sa bottom lane naman, Natsumi. Or si Naisidney, mga katapat niya rito. Ito si Belo, pag maganda yung laro niya, kadalasan nananalo sila eh. Oo. Lalo na pagka nakaka-pressure siya ng ano, yun. Ng mga hero ng katapat niya. O, sa early game, no? Early pag maganda yung early game niya, halos lahat ng game nila napapanalo eh. Oo, pero pag nahihirapan naman siya, oo, dito lang din naman. Na out of position din siya, may slow din ito kasing Winter Wyvern eh. Siguro yung lane na yung bottom lane, yung safe lane ng Adol. Wow. Siguro depende na lang 'yan kung sino yung ma-out of position eh kasi may Rubik, may Leaf. Na pwede na lang effect yung Wyvern. Pero kasi, mahirap magkapatayan, oo, no? Oo, mahirap, pero mahirap sila magkapatayan. Kumbaga yung Panchahan harassment, lang. Oo. Nandiyan lang yung harassment pero yung kill potential medyo mahirap. Sa dito sides. Sa top lane yung may kill potential dito. Grabe yung Sun King and Doombringer. Pero yung level kasi nila dito, level 1 nilang nilagyan dito yung Sandstorm. So talaga mukhang magka-farm lang muna sila. Magpapalevel lang. And on the mid lane naman, uy! Surprisingly, lamang itong Kungka. Against dito sa may Huskar. Dapat kasi yung Huskar dito, nakaharas mo ng umpisa ito eh. Diba? Talagang apoy-apoy. Siguro hindi siya nagpa-deliver ng salve. Ay, meron. Hindi niya pa ginagamit. Pero ito si Nothing to Say, wala na siyang salve. So, it means na naharas ng todo rin si Nothing to Say noong una. Pero, sooner or later, magpapadalag naman. Kasi, hindi naman siguro siya magpapapula ng support kasi napakahirap pag gamulahan ka sa Huskar. Nako, ang hirap ng lumapit niyan, siyempre. Pero, yun nga, makunat kasi yung Kungka, kaya... Kaya talaga niya sa lane si Huskar. Sa pero ito yung problema niya. Yan pag gumang na si Poloson, di ba sabi ko sa'yo, early kailangan game. Nila na mag-rotate itong Rubik para tulungan itong si Nothing to Say. Ang hirap one on one eh. Pero kung may Rubik siya kasama, basic kaya, lang. Kaya, tsaka low level pa kasi si Huskar eh. Kaya papatayin ng dalawa pagka may gumang. Saka ang problema rin kasi dito ng Team Android, hindi naman nila, na-pressure nga nila si Velo, pero... Kasi kung mag-stay man doon yung Rubik, di ba? Parang wala rin naman siyang kwenta eh. So, dito na lang ako sa gitna. Mga asar na lang ako kayo sa Huskar. Hindi ko bibigyan ng magandang early itong Huskar nyo. And mapipilitan kayong mag-rotate din yung dalawang support dito mamaya. At saka yung sinasabi na natin, Kuya Alo, kanina. Mahirap yung possibility kasi na pumatay sila sa both sides dyan sa safe lane ng Android. Napakahirap kaya dalaw-dalaw na lang siguro si Polis. Pero ito, nagbabalik siya rin sa may bottom lane and gusto niya naman muna magpa-level. At least... Nabigyan niya na ng heads up itong si Kungka. One sorry kagad. Ano yung role mo dati sa ano? Carry. Nagki-carry po siya mga sir. So, pag ganito ba carry mo, nahihirapan nga rito? Depende kasi yun sa ano eh, magiging flow ng ano eh. Support eh. Wave mo rin eh. Kailangan control din, no? Pero kasi sa meta ngayon, napakahirap kontrolin ng ano eh. Ng creep wave ng safe lane kasi dalawa na yung katapat mo eh. Oh. Usually, magkocontrol ka lang ng ano eh, na creep wave pag mag-isa lang yung katapat mo. Pero pag hindi, okay, push mo na yan, tas pull ka na lang dito, no? Nakita mo si Wyvern, dinanormal niya yung ano eh, dinanormal niya yung Centaur, pero hindi masyadong masakit kasi yun nga, may return damage, may... Di malo. Scout po ba yan? Nag-apply siya. Nag-apply siya sa ano? Nag-apply siya sa... Tayo. Nagpasa po siya sa focus bar, mga sir. Nakita naman natin. Pero yung stun, magkakalik dito sa may Lycan. And Lycan, delikado si Natsumi. Uy! Masyado siya makunat. Pero tumatak po siya dito. Uy. Ang ganda naman ng tanim. Magsasaka pala to si Natsumi. At nabuhay pa nga siya ron. Grabe naman yun. Yung pagtitanim niya ng puno, nagbunga. Kaya minsan dahil magkatanim ka ng puno. Para pag nagbunga, para may aanihin, di ba?
Meron bang hindi may nagtanim ba ng walang inani? Depende pag binagyo, depende. No? Pag binagyo. Kaso mainit, hindi pa nagbabagyo eh. Ayun lang. Hot kasi ko eh, kaya mainit. Eh. Ganun ba 'yon? Ganun 'yon. Ito, dissipated. Ano ba 'to? Wala pa rin siya Midas, no. Kadalasan na nakikita natin si BT Faded no nakaraan, nag-rate din siya. Midas. Lord 'yan eh, sa Sven. Sven, mga ganyan. Pero ngayon, mukhang hindi siya mag-Midas dito. Nahirapan din siya, na-contest yung farm niya, no? Mahirap talaga ka-lane niyang SK, tapos kasamahan mo pa siya ng Doom. Parehas, yung phosphor ng A-Drive nakunat, hindi mo siya basta-basta pwedeng, papatay ka agad. Mm-hmm. And ito, medyo passive yung magiging laro natin kasi ang hirap para sa kanila magkapatayan. Eh, lahat makunat, may sustain. Siguro, ito, Winter Wyvern, hindi rin naman siya. Kung magpapesta naman sa likod yan, hindi naman magkapa out of position yan. So, mahirap talaga magkapatayan. Siguro makakita tayo dito ng ng magandang minute mark na pag 5... Ayan, 5 minutes katulad nun may catapult na sila pareha. Siguro, itatry nila mag-push. Kadalasan, kasi, ganun na yung meta ngayon eh, no? Once na magkaroon ng catapult. Once na magkaroon ng catapult, pero din sa mid lane, Poloson, mayayari siya. Level 6 na rin kasi itong Huskar, tumalon bigla. Ayan, and then si Boombox. Ayan, sinasabi ko, boss. Pag nag-level 6 na yung Huskar, mahirap na siyang i-go eh. Maka-counter go pa kayo eh. Yan yung mangyayari. Talagang papalag din naman yan. Dahil sobra-sobra din naman yung damage niya with this Burning Spear. And kung ka nangunguna pa rin naman sa ating network na ngayon ay meron na siya ritong Bracer and then Boots. Going for Face Boots pero bottom lane. May TP itong, sa top lane, nagkakabakbakan din nata. Wala. So easy lang muna sila rito. Nabalik sila sa mga laning nila. Wala daw ba yung gig farm? Wala. Geek Farm. Natalo po. Geek Farm. Natalo sila sa Open Qualifiers. Ang nakalaban nila doon, Mineski. Pero dito sa bottom lane na naman, Natsumi. Makakaligtas na naman ba siya? Tingnan natin. May Oracle. Biglang dumating yung savior na si Winter at nabigyan niya si Natsumi dito sa may bottom lane. Maganda yung naging laning phase nung Centaur. Oo. Kita mo naman sa network. Mahirap din, hindi rin talaga siya mapahirapan dito ng Wyvern and Lycan. Uy, tumatay. Grabe naman yun. Anong ginagawa mo? Paano napatay niya yun? Hindi natin to say yung Doom. Siguro maka-asim siya. Ayun na, mamatay na. Uy. Mamatay din si Book. Teka lang, nalilito ako ha. Nothing to say. Ito. Dumalaw siya sa top. Kala ko si Doom yung kala ko si Lycan yung nakapatay. Yung kamukha kasi eh. Kamukha ba sila? Sorry. Boss, ito ba yung team ng tier 1? Ano yun? Ito ba yung team ng tier 1? Ano yun? Ha? Amplify yun, mga sir. Hindi ito. Iba yun. Android, Cebu Pride. Bago po sila. Nasa Cebu po sila ngayon. At nako! Ito, nag-connect yung barko kay Doomringer. Pero Boombox, ang taas na kanyang regeneration. Andito na rin si Natsumi. Uy, nagkakabula na nga po with the Stampede ito, Center War Runner. Pero Natsumi, ginagawa pa rin din si Poloson. Uy, grabe ka naman mag-stun. Sala. Sayang naman yun. Ayun na yung sinasabi ko, Kuya Alok. Yan, pagdating ng 8 minutes, kailangan na nila pumasok. Lalo na may Dominator na. Tiyo, Recta Domi siya eh. Recta Domi. Kasi kailangan talaga nila mag-take ng tower. Kasi like, pero problema nila, wala silang natik na na hero. Wala pa silang nabasag na torre. Nagamit yung ultimate nitong Lycan and sobrang taas nung cooldown nito. So farm lang muna while ito si Velo still farming lang dito sa may bottom lane. Who's this? Oy, grabe ka naman diyan. Si Casey po, yung bago nating analyst, mga sir. Hello guys. Yan. Nagimipo ka, di ba? Natandaan ko yung mipo mo. Secret lang ba yung mipo niya? Secret lang yun. Nagmimipo siya, mga sir. Pero napansin ko yung mipo mo. Shadow Blade, ha? SB type. Ba't SB type? Di ka nagda-dagger doon? Nagda-dagger din naman. Pero nasanay kasi yung Dota 1, no? SB. Dota 1, SB yun. SB. D1, tama ganun. Casey, yung sinasabi ko. Yun. Huwag mo daw masyado sinasabi yung yun yung sinasabi ko. Salamat sa feedback. Yun. Yan. Ano ba yung mga masabi nyo kayo sa bago nating analyst? At least, di ba, hindi mahihain. Pero, kasi yung iba, pag-umpisa, siyempre, nahihiya. Walang masabi. Yun yung kadalasan naman sa mga bagong analyst. Pero at least, ikaw, nagkasalita ka naman. Maraming salamat po sa pagboto. I-comment.
Si comment si Bong. Si Bong? Si Bong? Ay, naku, nandito na si Bong Revilla. Nakakampan niya pa din. Napaboses pa naman. Malaki po boses. Malaki, matinis nga yung boses ni ano eh. Ni Casey eh. Matinis na. Hoy, pero epicenter ginamit na dito. Wala pa rin itong reincarnation. Hoy, baited po kalalaro. Hoy, naku. May stampid nga para mag-aaral. Naku, dumampot pa ng piso. Grabe naman to. Ay, naku, X-mark pa. Ito na rin yung barko. Nayari pa si Boombox. Well played. Para dito sa side ng MYSG. Tinry nilang patayin yung ano eh. Yung Wraith King, pero may stampid. Respo. May stampid, tapos may respo pa ng hookah. Oh, yun ang pinakamaganda eh. Pag may center kayo, once na magkamali or gusto kayong patayin ng kalaban nyo, stampid lang, automatic yan, may chance na kayo makaligtas. Either stampid in or stampid out. Oo, oh, yun ang kanilang gagawin dito. Basalo, si Shola, walang hiya. Uy, oo nga, no, grabe nga rin yun eh. Grabe ka naman kay Maring Shola. Pero ano yan, walang hiya nga si Shola talaga. Wala pa si Shola dito eh. Oh. Okay, ayan, lang. Good job daw. Patuloy lang. May improve pa naman natin yan. Siyempre, umpisa pa lang niya. Maganda yung kinuha niya sa Domi ah. Kasi yung Wolf, magandang, yan? Damage. Na. Ito yung ano niya eh. Bonus damage 30%. Critical pa to. Pero ito na yung kinukuha niya niya. Yung bonus damage. And then, VT pwede naman sa top lane. Hindi siya nag-Midas. Nag-ano siya? Ano siya? Armlet. Talagang yun lalaban. Sabi ko, ano, ay, yun nga. Yun nga, tatanggalin natin, di ba? Yun nga. Sorry na. Sorry na agad. Yun nga. Bali, ito. Mag-armlet siya rito. Ang dami niya pwedeng i-build dito. Tino mo ha, gagawin niya rito, mag-armlet siya sa una, so lalaban sila sa una. Lalaban sila sa early. And then, Radiance, para makasabay siya sa farm. Or mas mauna pa nga siya mag-form, kasi ang taas ng network niya na rito, di ba? So hindi siya yung pagkadalaso kasi pag nag-armlet, Dagger, Kiras, or kaya Dagger, Mjolnir. Deso. Deso. May keyboard daw, bigyan kita. Diba, may sira daw yung keyboard nila. So shoutout muna tayo rito, magbasa ka muna dyan ng chat. Ito. Ay, ayan. Hi, babe. Ganda ng boses. Grabe mo. Naman. Grabe naman si Bong. Oo. Napa-babe pa bigla. Nood ano na ako comment? Palagi sa'yo, sabi, oh. Pa-shout. Uy! Kinala ko yan si Jepol. Shoutout sa'yo, Jepol. Sino yan, Jepol na yan? Ano yan? Solid tambay sa stream ng ini-stream at to. Ah, okay. Nag-i-stream din po kasi siya, mga sir. Pero ito si Boombox. Nako, nayari. Masyadong malalim yung kanyang position na yan. X-Mike, Barco, will connect din sa may Huskar. Ito na yung una nating clash. Mamamatay din si Mac and two heroes down the side ng Android. Napatakbo na lang itong si Natsumi. At hindi na rin mahabol. Mahabol yata? Hindi. Hindi na mahabol itong si CML. Ano pagkakamali nila ron? Yun kasi yung downside ng ano eh. Pagka nakapatay yung Team MYS sa Team Android, pwede silang mag-take agad ng tower. Diretso, oo. Pero mukhang matitipin na. Madidepensahan naman nila to kasi merong sun king. Nalalim kasi ng position din ng Doom Ringer doon. Malalim masyado yung Doom doon eh. Tapos sumunod yung Huskar kasi akala nila mag-go. Parang miscom lang din. And syempre, once na may kung ka sa kalaban, mga disruptor, once na gusto mo mag-back, hindi na pwede yun eh. May X-mark, may glimpse, and ito nga kanina. Na X-mark doon yung ano yung Huskar at hindi na sila makapagbaback. Pero yung impact dito ng Huskar nito si Mac hindi ganun ka hindi siya na yun nga nakatakot. Kasi napahirapan siya kasi nung early eh. Oh. Ang ganda ng gank ng Rubik no. Napakaganda ng gank ng Rubik ng early. Mm. Malaking bagay yun para sa early. Oo. Bagong caster po ba siya? Yes po, bagong caster po natin 'to mga sir. So, one ano? Series lang siya ngayon din. Mamaya, manonood ano siya. Ano daw, FB page ni Madam Casey? Wala po akong FB page. Ayaw. Tamang FB lang tayo. Wala mo ng page. Di nga po siya ata nag-update ng FB niya eh. Oo. Wala pong picture, wala pong post. May post ka ba doon? May post naman. May mga post naman pala. Pero ngayon, magte-take na sila ng year. Pagkain? Hindi ko naman nataba. Ganun talaga. Ay, tataba na yan mga sir. Bigyan nyo na ng ano. Bigyan nyo na ng, ng ano to. Ng advice. Alam nyo na, di ba? Lahat ng pumapasok dito, tumataba eh. So, bigyan nyo na siya ng advice, mga sir. Kung ano dapat niyang gawin.
Pero ah, hindi ganito yung ina-expect ko na 13 minutes, meron pang mga tier 1. Dapat yan, basag na yung mga tier 1 nung ano eh, nung kabila eh. Itong MISG. MISG. Ang problema nga nila eh, sila pa yung nabasagan dito. Kita mo, wala na silang tier 1 dito sa may gitna. Na napaka-importante yan kasi nag-open yan ng ano eh, ng jungle ng, sa jungle nyo. And then yung bottom lane din, yung safe lane tower nila, wala na rin dito. Once kasi na take na yung mga tier 1 tower, pwede na nila kontrolin yung mapa eh. Yun, oo. Yun ang pinaka-importante dyan. Pero ito, tinamaan ng dust si Bok dito. Uy, lumaban pa. May stun. And then, stop it out. Velo! Makakasecure pa rin ata sila ng kill dito kay Bokerino. Muntikan lang mapatay, pero bose talaga yung Stampede. Sobrang basic. Stampede. Pag may nag-go, counter-go lang ng Stampede eh. Oo, okay na, buhay na, buhay na. Sinong patong mo? Ganda, ganda nung center pick nila rito ah. And ganda rin ng ginagawa dito ni Velo. Ngayon na meron na siyang Crimson Guard, maninigate niya yung mga maninigate din niya yung mga physical damage ng Team Android dito. Spirit Vessel naman, maganda. Against dito sa may Haskar, Doom, taas ng regen niyan. Itong ay, halos lahat, maganda yung target dito ng Spirit Vessel ah. Sulit na sulit yung vessel nila. Oo, and ang aga rin niya nakuha yung vessel na to. Yun ang kadalasan ganun eh. Pagka may ano, may kailangan kay vessel, kung sino yung unang pwedeng bumuo ng vessel, yun yung bubuo ng vessel para maganda yung early game nila, para makalasin. Hindi yung support lang yung bubuo ng vessel, mga sir. Dapat kahit core kayo, kung kailangan na kailangan nyo yung vessel, eh, buhuin nyo. Uy, pero sa gitna, na-idom dito itong Center War Runner, pero may false promise. Boy, false promise coming from Winter. And then, nag-ahabol naman sa likod itong si Winter Wyvern. Naku, eto na yung barko. Timama na rin yung stun. Pero may Winter's Curse. Ay, naku, na-counter pa sila dito. Pero Mac, mamamatay na po. And then, the stun. Dito kay Lycan. Gusto niya humabol. Gusto niya pumatay. Pero wala na siya mapapatay. Na-X-mark pa siya doon. And Natsumi. Bigla naging tao. Ayun, ni normal ni Rubik sa high grounds. And Natsumi will also fall. Eto pa, hindi pa tapos. Itong Team MYSG. Mapapatay rin na si Bokerino rito. Double kill para dito. Polson, grabe naman si Polson dito mag-dota. Oy, sorry! Oh, ay, tinamaan! Yun lang, tinamaan ang Kamehame Wave. And Boombox, mamamatay rin po. Pero yun lang yung naging kapalit na, ha? Maganda yung ginawa ng Android doon. Pero kasi maaga kasi pang nag-re-respond yung mga ano eh. Yung mga hero, kaya nakapag-TP agad, naka-respo agad. Kaya, ayun, na-counter go na talaga agad sila. Oh, and tapos, maganda nung ano doon, false promise. Oo, napakaganda nung false promise doon sa ano, sa na-doom. Oo, si kaya Centaur, natanggal, ang tagal niya pinatay eh. Siyempre, bigla dumating na doon yung ano, yung... Naka-respo na yung mga kampi. Nandun na lahat eh, bigla. And pinilit din nung Lycan sana na patayin itong si Coloson, pero wala eh. Maganda rin yung nakopya ng ano eh, ng Rubik doon eh. Mm-hmm. Barrow Strike. Wala ba tayo dyan, Melos? Uy! Grabe naman yan. Laba dyan. Grabe naman yan. No? Nakakawalaan pa ba tayo dyan? Uy, si Doom namatay na naman. Velo, yung nakakuha ng kill na yun, ha? Ito, Askar, mayroong armlet. Uy, BTP dead. Wala tong ano, ha? Ultimate. Wala. Oh, pero papunta na yung kapi niya. And may boss promise pa. 4 seconds pa. Pero ito yung Winter's Curse. Kaya from Winter Wiper, mamatay pa. Ito, Raking. Hindi, may false promise pa nga sir. And then, si Mac pa yun na delegado rito. Na-stun, pinabalik, at mabibigyan yung dalawang hero na naman dito ng Android. X-Mark, Barco, boom! Yun, dito mama. Pero okay lang, matay pa rin. And dominating, para dito kay nothing to say. Na-bait sila ron. Na-bait sila doon ng Raid King eh. Oo. Sakto-sakto rin, no? Nag-goal down. Yun, maganda. Yun nga eh. Ano napaka, mahirap kasi talaga i-go yung ano, yung game side ng MISG kasi meron silang false promise. Pero eto na naman, na X-Mark na barko. Parang hindi gore, eto nga si Natsumi. Wala siyang boots, Rekta Necro. Wala eh, meron naman daw siyang wolf form kaso nayayari siya ng X-Mark. Uy, naku, boombox naman niya yun, paisa-isa ito. Yung side ng Android. Ay, naku, nakago pa yung stun ni Poloson. What a player! Para din sa may Rubik. Grabe naman yung nagawa niya ng skill. And patay na naman yung tatlong heroes dito ng Android. Ang problema kasi sa Team Android, hindi nila nagagawa yung ano eh. Dapat nilang gawin na tower pushing. Ito yung sinasabi natin na pag nahirapan sila ng early to mid game, magdederedereto sa ano, sa kala MYSG.
Lalo na kompleto yung ano eh. Kompletos, parang kompletos regatos yung lineup kasi ng ano eh. MYSG. Sustain, damage, sustain, nandyan. Pang-counter, may kung kabot, no? Grabe rin kung kabot natin. Sobrang kunat nila sa clan. Oo, dahil meron tong ano, tawag doon, RAM. Ayun, kaya RAM bonus. RAM bonus. RAM bonus. Oo, basta RAM yung box. Ay, pero mag-erosya nata sila rito. Problema nila, dalawa nilang core. Oh, nahirapan masyado yung Lycan. Hindi siya nag-dominate na early kasi sentro yung katapon niya. Yung mas mayaman pa yung post-4 na sa MY kaysa sa core ng Radiant. Eh, na nga. Kita mo yun naman si Poloson. Grabe si Poloson dito. Oy, eto na nga. Gusto niyo lumaban daw. Pinate lang nila yung Roshan dito mga sir. May Winter's Curse ginamit na. Pero mamamatay ba si Poloson? Buhay pa rin po. And 2 months done. Pok, mamamatay. Ayun, namatay na si Poloson. Pero buyback para dito may Sun King. Lalaban sila rito mga sir. Nadom na rin yung Kungka. Sa likod naman si Winter. Ginamit niya yung kanyang false promise sa sarili. Mamamatay na yata yan. And then, sa likod, eto na yung barko. Sa dalawa, boom! Inumaan, dalawa. Oo, Natsumi. Mayayari, Pokerino. Mada-dieback at bukang tapos na ito. Eh, napa-GG na nga po. Almost yun, 20. Yun, GG agad. Almost. Napakabilis naman ang laro natin. Grabe ka nga doon. Almost malidin 20 kasi. Minutes lang, ha? Malidin kasi yung last play. Yung tinong kasi ng boom. Yung, si Kungka eh, nabitaw na yun, no? Nabitaw niya na yung barko noon, no? Tsaka, nasa likod lang lagi kasi si Oracle, kaya laging nasisave yung kung sino mang mag-go ng Android. Ang bilis lakas, ng laro natin. Pero ang lakas ng MOSG rito, oh, parang pinapatunayan nila na hindi champa yung run nila nung major qualifiers. Hindi naman siguro champa yun, kasi 11 games. Ikaw maglalaro ka ng 11 games, kaya mo yun. Kaya, kumbaga maganda pa rin yung performance nila kahit na 11 games. Sakit sa ulo noon. At ngayon, maganda pa rin yung kanilang performance dito. Maganda ng first game nila. Sa ating opening ng minor. So, sino yung sa tingin mo naging MVP rito? MVP Velo? Dito? Velo, no? Si Velo kasi nag-dominate siya sa lane. Eh. Sa lane, no? Yung bottom lane. Napahirapan niya ng maayos yung ano, yung... And Poloson din pala, yung rotation niya doon sa gitna, yung mga agaw niya. Yung first blood niya yun. Yung agaw pa niya ng skill. So, sa tingin ko... Mga barrow strike na agaw. Mm-hmm. Yung dalawa na to, yun yung nag-perform ng maayos dito. Velo and Poloson. Lahat naman eh. Napakaganda rin ang ginagawa ni Oracle, ni Winter. Yung mga pagsisave niya sa mga nadudum. Oo, yun. Siguro ang nagkamali lang nga sila, yung execution nila ng early game, Android, kasi hindi na linagawa yung gusto nilang gawin. May gusto silang gawin dyan early chan, game. Yung lineup naman nila yan, may ano naman yan eh. May win potential naman yan kung talagang mag-early to mid-game sila na maganda yung magiging galawan nila, di ba? Kung sumang-ayon lang ang lahat. Pero kita mo nga, nung nagkaroon ng ultimate yung Lycan, gusto nila pumatay sa gitna, wala sila napatay. Wala pa sila na push. Doon. So sobrang yari talaga sila ron, di ba? Once na itong Lycan in... Haskar, hindi nag-connecta sa early to mid-game. Mas lalong mahirap to sa late game. Siguro dapat ang ginawa nila doon, inalagaan nila yung Lycan hanggang maka-farm ng maaga. Sa tingin ko rin, dapat maaga rin. Maaga rin siya nakakuha ng Necro para maaga mapush yung mga tier 1 tower. Tapos makontrol nila yung mga mapa, maglagay ng vision sa nutes ng kalaban, ganyan. Or kaya yung Doombring, kasi di ko rin ano eh, yung Doom kasi ginawa nila rito yung post 4 eh. So... expect mo na gusto rin niya mag-item, di ba? Parehas and, kailangan ng item kasi. Siguro kung against dun sa may raking, pwede mong iwanan yung Doom. Siya na lang yung mag-postry dyan. And then yung Sun King, i-pressure mo sa baba para mapatay niyo yung center. Para may stun din eh. Kailangan din nila ng stun kasi sa baba eh. Mm-hmm. Pero dun nga po magtatapos itong ating game number 1. Ang kasama ko nga po ngayon si Casey, mga sir. Lupit talaga ni Idol Case. Grabe naman kayo mong uto. Nanguto pa sila rito. Pero yan nga wala po. Wala pa ako pira. Siya rin po yung mga kasama natin na buong series ngayon. And magkabalik po kami. Short commercial break lang. Game number 2 nito nga. Game number 2 nito nga. Android and Power Up MOSG. We'll be right back mga sir.